Hi, Miss. Hi. Ganda mo naman. Are you stalking? Hindi lang. Hi, good morning, love. Good morning. Dito kami sa Makino. Punta kami ng SM. SM North. North. Or something. Pero, gusto ko lang i-try ito. Heroin make na mascara. Tawangan mo, love. Ito ang mag-video sa akin. Itatry ko kasi. Tagawag ko ito. Try ko na to, pero gusto ko lang. Dito na akong payo. Okay. Ay, siyempre. Demanding. Ayusin ko pa daw. Kasi sobrang waterproof nito. As in, waterproof talaga. Mahirap siyang tanggalin. Meron siyang remover. Kasi nasa bahay. Pero nito sa ano, sa Watson SM Aura. So, try natin. Kasi ngayon, magko-commute kami. Anong sasakyan natin? MRT. Jeep, FX, or whatever. Tapos MRT papunta ng SM North. Try Noma. Tignan natin kung gaano siya talaga magdalas. Saka kung kakalan siya dito. Kasi importante yung dito kung saan yung kumakalan mo saan. Okay. So, ako naman, yung dito ka dun ito. Saka eyeliner na ako. Maganda ba? Yan o. Ka dito. Bye, guys! Bye! Later. Sale dito sa Trinoma October 1 to 31. Sa Landmark lang pala. Nandito na kami sa Trinoma. Ano kami, isang oras papunta dito from Marcos Highway. Nag, ano kami, Cubao. And then, ano? MRT. LRT to Cubao and then MRT from Cubao to Trinoma. Tapos ngayon, lalakad kami papuntang SM. Dito kami dumaan sa Trinoma. Kain muna kami guys. Dito. Banapol. Kasi ito talaga yung dinayo namin dito eh. Pero masok tipunan. Kain muna kami bago. Kasi meron akong gagawin dito, project, rocket, pero medyo top secret siya. Kain muna kami bago kong gawin. Naisip ko rin yung kasi lang po. Yung in-order namin, good, para siyang good for two, hindi naman sinabi sa amin. So, I suggest kung kakain kayo sa Banapol, tapos ganun yung orderin nyo. Order na lang kayo ng extra rice kasi ano, ang dami talaga. Lakas pa yung kumain, ha? Oo, sinukuan ko. Ay, Jelay ito! Ito ba yun? Yan yun, yung sinasabi ni Jelay na skincare something. Ayun, tapos ito yung tignan natin sa pilik mata. Ayan, ayan siya, di ba? Walang kumakalat after ano yan. Anong oras na ba? After ilang oras na rin, wala pa siyang kumakalat. Unlike pag iba yung ginagamit ko, kumakalat talaga siya. Hi, Miss. Hi. Ganda mo naman. Are you stalking me? Hindi naman. Anong bibilin ko? Sale dito sa H&M, guys. Ang ganda na. Pangit! Sorry. Ayan, ganun lang kami mag, ano, mag-ikot-ikot. Ikot-ikot lang. Hindi kami mahilig bumili ng damit. Ah, siya mahilig bumili ng damit. Siya mahilig bumili. Ako kasi hindi. Ewan ko ba? Tsaka ano, ewan ko ah, kaming dalawa sobrang ano, nagkataon lang na pareho kaming mahilig sa black at saka pareho kaming, kung makikita nyo
lagi kami naka-black. Plain black yan, ganyan. Plain lang. Tapos jeans lang, ganyan. Pero siya talaga mahilig siyang mamili ng dami. Ako hindi. Hanap kami ng ano, dessert. Strawberry. Strawberry. Ano, small lang or large? Small lang. Wala. Mahilig niya mga strawberry. Ako, yuko. Mas gusto ko chocolate. Eh, wala eh. Actually, meron pero mahal. Mga ano, s'mores ganyan. Pero masyado nang mahal para dyan sa shaved ice. Sige ate, isa nito. Beefpat Burger Bar sa Metro Cabeza. Malapit na mamatay yung camera kaya kakain na kami. Tingnan natin kung abot pa yung camera. Ayan, yun pa. What can you say? Masarap. Masarap yung burger nila. Sobrang laki. Kailangan mo nga lang siya kainin with ano yung gloves. Kasi sa messy siya kainin. Yung masarap. Kasi 125. Ganong kalaking burger. Tapos may drinks na yun. Saka fries. Ayan, 125. Kung burger lang, 105. Tapos diba, bumili kami ng brownies kanina. Ito siya. Meron pa. Meron pa. Siyempre nga, tipid-tipid. Kung may natira pa. After nito, ay, ito pala. Ayan. Sige, yung mascara. Yung mascara buhay pa siya. Maganda siya. Tsaka hindi, ayan, hindi talaga siya kumakalat. As in, wala dito. Heroin make. After nito, uwi na kami. Bye! Laban ng laman ng burger mo. Ha? Anong laman ng burger mo? Hindi nga. Alam eh. Kinain ko na. Yung sa akin kasi ano, ang pangalan niya, Pamela Anderson. So, obviously may spam siya. Tapos yung egg, onions, kamatis. Pero tinanggal ko sila kasi ayaw ko sila. Ano, I love ano, macho. Macho nacho. Ako naman. Macho nacho. Tapos, ang naman nun, beef patty. Tapos, mga nacho chips. May jalapenos pa pala. Talaga? Oo, tapos garlic sauce, saka ano, cheese. Sarap. Masarap dito. Medyo mahirap lang siyang puntahan. Pero, worth it. Worth it talaga. 100 something lang. Ang laki at laki. Butas pa rin. Diba? Sige, ito totoo na. Hindi na kami. Bye. Hi, guys. Apple pie. We're home. And, may bisita. Hi. Hi. Tapos na kami mag-service. I have a pie. Ang aga namin nakauwi kasi I have ano. An apple. Hindi kami kumanta today. Pero nag-service kami ng 1 p.m. tapos VG tsaka 1 to 1. Hi. Kumain siya ng apple. I have an apple. Apple pie. Wow. Masarap ba 'yan? Ate, wow. Saan galing 'yan? Sino nagbili niyan? Daddy. Saan? McDo. Manonood kami ng movie. Yung nakakaiyak ulit. Tignan natin ang power sa ulam. Ay! Ano pala ngayon sa Victory, new series siya. Ang tawag? Truth Be Told, ayan. From, ano, from the book of, ano, Luke. Yes. Tapos kanina, yung parable of the sower from
chapter 8. Ayan. So, yun. Ano lang? Wala lang. Ikaw, anong ano mo kanina? Anong new learnings mo kanina lang? Sewing. Yung sinabi. Ano mo pa yung exact verse? Kaya rin, pag-church mo, hindi siya about attendance. Kasi pwede ka namang uma-attend lang sa church or alam nilang Christian ka lang. Or yung iba naman, parang naririnig nila yung gospel, pero yung word, pero hindi nila naipapagay. Pero magkaiba kasi yung sa yung nakapakinig sa nakaintindi. Ay, wait lang, commercial. Go-golf daw kasi siya. Sige nga. Golf. Ang galing ah. Basta pa, dali. Isa pa. Uh-oh. Ay. Sorry. Uh-oh. Ah, tapos. Ayan, iba kasi yung nakinig lang sa... Sa naintindihan pa naman. Sabi nga kanina ni Pastor... Anthony. May... Iba naman, alam talaga nila yun. Alam talaga nila yung word, naiintindihan talaga nila. Pero dahil sa isang point, yung hardened heart, yung iba kasi parang alam naman talaga nila yung katotohanan. Pero yun nga, parang sinasabi ni Pastor kanina, parang yung hindi pa sila ready i-surrender mga galong bagay. Kaya parang every time na maririnig nila yun, maririnig lang nila, pero di nila iniintindihan. Ako na-remind ako kanina na iba-iba pa rin talaga yung heart natin. Na yun nga, hindi dahil uma-attend tayo ng service, hindi dahil every Sunday or prayer meetings or nag-a-attend ng small group, yes, okay na. Parang yung pagiging Christian natin is not, parang hindi siya ID eh, na parang isusuot mo lang tapos okay ka na. Oo, na parang gano'n, na parang para lang makapasok ka sa parang ganyan, sa kingdom. Parang ano siya, parang, para siyang, hindi siya parang school ID, na parang diba, parang susuot mo lang siya, para lang ma-identify na estudyante ka dun sa school na yun, tapos, parang pagpasok mo, hindi mo naman talaga ginagawa kung ano yung ginagawa mo. Yung parang, hindi ka naman talaga nag-aaral, ganyan, hindi ka gumagawa ng assignment, or hindi ka nagpa-participate. Parang hindi ka nagiging fruitful, or hindi ka nagiging, paano ba? Parang hindi ka talaga nagiging totoong estudyante. Parang ganun. Gets mo ba? Yun. So parang ganun din yung mukha sa atin. Natin. Na parang yung heart natin kasi may different, ano, ng kung paano natin i-accept talaga yung word. Kasi, di ba, dun nga sa parable, dun sa Luke chapter 8 verses 4-8, ano yun siya, parable of the sower, na yung seeds, nilagay siya sa different kinds of ano hindi sorry. Parang different ano lugar, parang ganyan, 'di ba? Una dun sa path, which is yung parang sementado lang. Tapos yung sa rock, sa thorns, tsaka sa good soil, na kapag dun siya sa sementado lang, parang 'di ba, hindi mag-grow talaga dun yung seed na 'yon. Parang yung heart natin na gano'n, na it's a hardened heart. Pusong bato ganyan. Na parang yes, yung seed na yon, yun yung word, na nakapakinig tayo ng word, pero kumbaga, bato yung heart natin, na parang hardened heart nga, na parang yes, nakinig natin, pero hindi, parang hindi natin tinatanggap, parang gano'n. Na-remind lang ako na oo nga, na parang, actually dun sa apat na yon, parang, ano lang, nung nag-video kami, na-remind ako na parang dumaan din ako sa lahat na yon, ng ganong klaseng heart, na hardened heart, na parang narinig ko lang yung word, tapos parang, I don't know, hindi ko. Basta yun, yung parang kasi dapat, di ba nga, ano tayo, good soil. Yung heart natin is dapat good soil. Kumbaga, na pag tinaniman mo ng seed, talagang mag-grow fruitfully. Di ba pagka yung seed nilagay mo sa magandang soil, talagang magbubunga siya, na mag-grow siya, na kapag maganda yung, di ba yung puno, kapag maganda yung ugat niya, yung foundation niya, kapag talagang maganda yung pinag-ugatan niya, kahit anong storm yung dumating, hindi siya mabubuwag. Saka mayroon pa ako nagustuhan yung ano, yung bandang last part yata yun, sa meron naman daw iba, on fire sa una. Mm-mm. Tapos pag in times of testing of faith na, bigla nang mawawala. So kaya daw may ganung mga Christian nangyari. Yung rock, yun. Parang rock. Kasi walang part. Walang foundation. So importante pa din na
sakto lang yung, kumbaga yung journey mo sakto lang. I mean, hindi yung sakto lang, parang hindi yung sobrang bilis. Kasi for some, yun nga, diba doon nasi-fail? Well, actually, depende. Kasi meron talagang tao na pag inaccept niya yung word, inaccept niya yung gospel, talagang ano eh, depende kasi talagang inaccept niya, talagang nag-follow siya, talagang dire-diretso. Meron din naman na parang sa umpisa okay, tapos kapag dumating na, yun nga 'di ba yung ano, shallow heart, na pag dumating yung struggles, parang biglang nawala na lang din siya. Tapos meron naman na parang hangga't di niya nakukuha yung gusto niyang makuha, yung pinagpe-pray niya, ayan, pray siya ng pray, ganyan-ganyan. Pag nakuha na niya, tapos parang biglang nawala na siya. Na dapat nandun tayo talaga sa, ano, parang good soil na, di ba kasi pag yung good soil, kapag yung buto, tinanim mo sa magandang lupa, maganda din yung magiging pagtubo niya, maganda yung magiging bunga, kumbaga, magbubunga siya. So, yun nga, yung pagiging fruitful natin is hindi lang sa sarili natin na, hindi lang spiritually matured, hindi lang yung maturity natin spiritually, pero yun nga, yung pagiging fruitful natin is, as in, nagkakaroon tayo ng bunga, nagkakaroon tayo ng, yun, yung mga dinidisciple, ganyan, kasi nga, we really honor God and make disciples, hindi siya nagsastop sa honor God lang, kasi if we honor God, we should make disciples, ganun lang. Ayun lang, na-remind lang ako kanina na, yun nga, na, ang galing kasi ng mga parables, diba? Tapos si Misha, habang nagsasalita kami, ito ginagawa niya. Hi ate. Busy ka dyan ah. Baka yun na ate yung balik eh. Almost there, Misha. Okay, bye ka na sa kanila. Bye, bye guys. Bye guys. Bye guys, bye-bye na tayo. Bye, good night. Bye! God bless! Bye-bye ka na! Bye! Bye, Misha! Bye! Oh, kiss na! Bye! Kiss! Bye-bye! God bless! Tawa ng tawa, iyak.